Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat ni Canelo, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So bagamat nga po press conference sa pagitan ng undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez at ng undefeated knockout artist Jaime Munguia ang naganap kahapon para sa kanilang bigating bakbakan na gaganapin sa May 4, ay hindi pa din nga po napigilan ng mga media na tanungin si Canelo patungkol sa inaasam-asam ng mga boxing fans na laban niya kontra sa former two-time WBC super middleweight world champion David Benavides. Kaya naman dahil dyan ay hindi na napigilan pang bumanat ni Canelo at sabihin na wala naman umanong bilang si Benavides. Paliwanag ni Canelo na wala naman daw siyang mapapala kung lalabanan niya si Benavides. Wala din umanong perang kayang dalhin si Benavides kasi wala naman daw itong mga fans. Kumbaga ay si Benavides lang daw ang manginginabang sa kanya kapag nagtuo sila, gawa nang siya ang madaming tagahanga. Dagdag pa ni Canelo na kailanman ay wala din naman umano siyang natanggap na offer galing sa kampo ni Benavides. Bukod dyan ay sino daw ba si Benavides para alukin siya ay kayang-kaya niya naman daw kitain ang i-offer sa kanya ni Benavides sa pamamagitan lamang ng paglaban sa kahit na sinong buksingero na gusto niyang harapin. Kaya naman para sa kanya ay wala daw talagang bilang si Benavides. At bagkus nakatuon umano ang atensyon niya ngayon kay Jaime Munguia na siyang pinaniniwalaan ni Canelo na mas karapat dapat mabigyan ng pansin gawa ng mas marespeto umano ito at ibinibigay ang lahat ng makakaya niya sa tuwing sumasampa siya sa ibabaw ng lona. Sa kabilang banda naman mga idol ay mag-iisang taon na nga po ang nakakalipas magmula ng talunin ng ating pambato na si former 3 Division World Champion Genrel Casimero, ang former WBO Global Super Bantamweight Champion Filipos Nitumbua via unanimous decision. Subalit hanggang ngayon nga po ay hindi pa din nakaka-move on ang Afrikano sa naging resulta ng kanilang bakbakan, gawa ng kumbinsido umano siya na siya talaga ang totoong panalo at nanabiyayaan lang umano si Casimero ng isang hometown decision dahil sa Pilipinas daw ginanap ang sagupaan nila. Ayon kay Nitumbua ay maliban umano sa knockdown sa kanya ni Casimero sa round 6 ay wala na daw itong nagawa sa buong laban. Dahil dyan ay hanggang ngayon po ay hinahabol pa din ni Nitumbua si Casimero at umaasa ito na makapag-rematch sila. Ayon kay Nitumbua ay alam niya daw na alam mismo ni Casimero sa sarili nito na talo talaga siya. Kaya naman natatakot daw talaga ito sa kanya makipag-rematch. Bagay naman na hindi na binibigyan pa ng pansin ng angas ng Pinas dahil wala na din naman siyang mapapala kay Nitumbua. Samantala, papunta na nga po ang WBC President Mauricio Sulaiman sa ating bansang Pilipinas para dumalo sa Manny Pacquiao and Flash Elordi Boxing Awards na gaganapin ngayong linggo. I'm here, Narita Airport, last stop before going to the Philippines to the Manny Pacquiao Flash Elordi Awards. I'm so honored to be there. Look at this delicious, but I cannot, my flight is leaving. And it's only 7 in the morning, so that's not good, but on the way back, I will. I'm so looking forward to being in the Philippines with Manny Pacquiao and the Elorde family. Bye-bye.